Unang-una, dapat na ilaga na yung karne ng baboy. Tapos, bago yan isalang sa kawali, kailangan kumukulo na yung mantika. Di ko na yan hiniwa nung pagkaliit-liit kasi nagmamadali na ako niyan. O diba, tumatalo na yung karne ng baboy sa loob ng kawali. Lagyan natin ng paminta para mabango habang piniprito. Ilalagay ko na ngayon itong bawang at sibuyas. Bali, igigilid ko lang itong karne tapos ilalagay ko siya sa tabi. Yan, halu-haluin lang yan. Hindi na kailangang mauna yung bawang o mauna yung sibuyas kasi magtatagpo rin yan sa huli. Kung hiniwalay mo pa, di para ka palang gago nun dahil pinaghalo-halo mo lang din ng bandang huli. Tapos dito sa alamang, depende sa panlasa mo yan kung gano'ng karami. Tapos maglalagay ako ng tubig ng pinagpakuluan ng karne. Dito ilalagay ko na yung gata, bali 400 ml siya. Yan, tapos halu-haluin lang. Tapos ilalagay ko na rin pala itong mga karne na itinabi ko sana. Kasi medyo marami yung gata eh, kaya ilagay ko na lahat. Siyempre, dagdag tayo ng alamang. Magdadagdag din ako ng pamintang durog. Tapos ilalagay na natin itong ginayat na sili. So ganun lang kabilis at ngayon ay ready to serve na ang ating Bicol Express Ala Chamba. At syempre para malaman kung masarap ba yung ating Bicol Express, meron tayong tatlong judge. Sila ang titikim at huhusga kung masarap ba. Tagatikim oh. Sa dalawa. Ito pa isa. Pompong. Sit. Ang guling oh. Tignan mo yung Bicol. Nilunok lang oh. Oh, Paps. Saan ka, Paps? Ito, nginuya pa konti oh. Isa pa. Nilunok lang oh. Isa pa. Si Coco naman ah. Koko. May litid-litid pa yung kay Koko. Sarap ba? Ang sarap. Mamaya ulit, marami pa to.